syempre, maraming salamat dahil trending din ang inyong lingkod. I love you! Hinuyog ng galit at pambabatikos ang actress, host, singer, turn vlogger na si Tony Gonzaga nang lantaran niyang i-express ang pagsuporta sa mga kandidato na kabilang sa mga bumoto sa pagpapasara ng ABS-CBN, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Tony. Ito ay naganap nitong February 8 sa proclamation rally ng unit team ni na BBM Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte bilang kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente. Inintroduce rin ni Tony si Representative Rodante Marcoleta, isa sa kongresista na tumanggi sa pagre-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman but soon to be Senator Rodante Marcoleta! Matatandaan na si Marcoleta ay bumoto sa pagpapasara ng ABS-CBN kung saan libo-libong empleyado ang nawalan ng trabaho, kabilang dito ang ilan sa mga nakasama ni Tony Gonzaga. Matatandaan noong July 2020, sa kanyang Instagram post, tinawagan ng pansin ni Tony ang mga mambabatas na tumanggi sa pagbibigay muli ng prangkisa sa ABS-CBN. Sabi ni Tony noon, "Every day ang sakit magbukas ng Viber dahil nagpapaalam na lahat ng mga katrabaho namin sa amin. You may have the power now but it will not be forever. Sa lahat ng nasa posisyon ngayon, hindi namin makakalimutan ang ginawa nyo sa mga trabahador ng ABS-CBN." Ngayong lantaran at ipinagsigawan ni Tony ang pag-i-endorso niya sa mga taong parte ng pagkawala ng trabaho ng maraming empleyado ng Kapamilya Network, ay kinuyog si Tony at muling kinansel ng mga galit na galit at dismayado niyang dating kasamahan sa trabaho. Wala daw delikadesa si Tony. Narito ang post ni Jerry Gracio na dating scriptwriter sa ABS-CBN. "Ang ibig kong sabihin, kung sinusuportahan niya ang mga politiko na nagpasara sa network, ba't hindi siya lumipat sa SMNI? I'm sure Kiboloy would welcome her with open arms." Well, hindi naman kasi bengador ang ABS-CBN, kaya dapat ang burden ay na kay Tony. If she's endorsing politicians responsible for the shutdown of the network where she works, she should resign out of delikadeza. Si Kevin Manalo naman na dating reporter ng ABS na nasama sa layoff noong 2020 ay ito ang opinion kay Tony. "Ang delikadeza ay yung aalis ka bago mo gawin yung pag-e-endorso sa nagpasara sa kumpanya mo. Allow those who were affected to prepare for it at least. You reopen wounds by vocally expressing your support to them. So yes, we deserve an explanation. We deserve an acceptable reason. Tony, libo-libong mga tumulong sa iyong matupad ang mga pangarap mo at matanggap ng madla ang itsura at talento mo ang nawalan ng kabuhayan. Dahil sa mga kandidatong sinusuportahan mo, konting respeto, kakabastos." Tanong ko ito bilang former Kapamilya employee na tinanggalan ng trabaho dahil sa walang base ang issue sa aming prangkisa. Paano mo naaatin na mag-host doon at ipakilala ang taong sumira ng pangarap namin? Hindi ko na talaga alam kung anong Bible ba ang binabasa mo. Matatandaan sa isang interview noon matapos ang pagsasara ng ABS-CBN ay ibinahagi ng Managing Director ng Star Cinema na si Olivia Lamasa na malaki ang pasasalamat nila kay Tony dahil bukod sa pumayag ito sa mas maliit na sweldo sa kanyang online show ay ibinahagi rin ni Tony ang kanyang talent fee sa mga empleyado ng ABS-CBN na magsara ang kanilang network. Kahapon, February 9, isang araw matapos ang controversial hosting stint ni Tony sa BBM Sara Proclamation Rally, ay naglabas ng official statement si Tony na she is stepping down sa Pinoy Big Brother kung saan 16 years siyang naging main host ng show. Inirekomenda niya si Bianca Gonzalez para pumalit sa spot niya sa naturang reality show. Wala pa naman umanong formal na resignation si Tony. Ani Tony, "It has been my greatest honor to host PBB for 16 years. From witnessing all my co-hosts transition from housemates to PBB hosts are just some of the best moments in my life sa bahay ni Kuya. Today, I'm stepping down as your main host. I know Bianca and the rest of the hosts will continue the PBB legacy.
It has been my privilege to greet you all with Hello Philippines and Hello World for the last 16 years. I will forever cherish the memories, big nights and moments in my heart. Thank you, Kuya, for everything. This is your angel, now signing off. Samantala, nirerespeto naman ng Pinoy Big Brother ang desisyon ni Tony Gonzaga na lisanin ang show. Ayon sa PBB management, we respect the decision of Tony Gonzaga Soriano to step down as main host of Pinoy Big Brother. Tony has been part of our reality show for 16 years, and we thank her for helping bring the stories of our housemates to our viewers. Samantala, narito naman ang cryptic post ng mga kapamilya stars and employees na bagamat walang binanggit na pangalan ay pakiramdam ng netizens na tila patama kay Tony. Ayon kay Alex Calieja, service crew nga sa Jollibee takot makitang kumakain sa McDo. Ito, nagpasara ng kumpanya niya, siya pa ang nag-intro, ang bait naman ni Kuya. Johnny Monsanto, binild up ng bongga only to betray you like that. Gretchen Ho, pretty painful to see. DJ Chacha, anong nakita niya na hindi natin nakikita? Curious lang naman. Miguel Dumawal, paano mo nasikmura yan? Jerry Gracio, hindi ko masisisi kung magtatanong ang mga kapwa ko manggagawa sa ABS-CBN kung bakit nasa ABS pa rin si Tony. Gayong ine-endorse niya ang mga nagpasara sa kumpanya. Samantalang sila na nakipaglaban para sa network ay wala ng trabaho at nagdidildil na ng asin. Lahat ng masasakit na salitang ito ay nakakarating kay Tony, lalo na at naging trending topic sa Twitter ang pag-host at pag-e-endorso niya kina BBM at Sara. Pero ika nga nila ay unbothered si Tony sa kanila. Proud pa nga ito at tila ay ipinapakitang masayang masaya siya sa pagkaka-trending niya, kasabay ng kina BBM at Sara. Pero maraming netizens ang dumepensa kay Tony at sinabing hindi siya dapat batikusin ng dahil lamang sa pansarili niyang political beliefs. Tony Gonzaga is different from other celebrities because she only talks about the people she supports and does not badmouth the others she doesn't. Sa isang episode ng Tony Talks noon, binanggit ni Tony na hindi na niya pinapansin ang mga bashers dahil maraming beses na siyang na-canceled sa loob ng 20 years niya sa industriya. Ayon sa words of wisdom ni Tony, no matter how many people or how many times you were canceled by other people, what's important is you never cancel yourself. Everybody can be against you, but you never have to be against yourself because that's the biggest betrayal. Samantala, ibinalita naman ngayong araw sa isang celebrity website ang pag-unfollow di umano ni Tony sa Instagram sa kanyang mga celebrity friends. At tanging ang kapatid na si Alex Gonzaga na lamang ang natirang celebrity sa following list nito. Mapapansin 22 na lang ang pinafollow ni Tony sa IG, pero nasa tumataginting na 7 million naman ang followers ng host. Ang mga close friends niya naman na kapwa mga PBB host na sina Mariel Rodriguez at Bianca Gonzalez ay lantaran ng pagsuporta sa kanyang pansariling desisyon. Ani Mariel, I love you, Tony. You are a friend and a sister forever. Welcome to the outside world. Reply naman ni Bianca sa comment ni Mariel. Nobody can ever take your place and do it like you, Celestine Gonzaga. Nag-iisa ka. Love you both. Sa kasagsaga naman ng pag-trend ni Tony sa Twitter ay kapansin-pansin ang pag-repost ni Tony ng suporta sa kanya ng netizens na kaisa niya sa mga ine-endorso niyang mga kandidato. Na tila nga ay pinangangatawan ni Tony ang pagiging unbothered queen sa mga negatibong komento at itinutuon na lamang niya ang energy sa mga gandang balita sa kanyang ginawa. Bago pa man magsara ang ABS-CBN noong 2020, ay bukas na sa publiko ang pagiging malapit ng mag-asawang Tony Gonzaga at Paul Soriano kay Bongbong Marcos. Katunayan ay kinuha pa nila itong ninong sa kasal noong 2015. Kaya naman hindi na ipinagtaka ng netizens nang in-endorse ni Tony si Bongbong noong tumakbo ito bilang vice president noong 2016 elections. Hindi ito naging malaking issue noon. Meanwhile, ayon sa source ng Inquirer.net na isang political strategist, ang talent fee ng isang sikat na celebrity sa pag-endorso ng isang kandidato ay maaaring umabot ng hanggang 100 million pesos para sa isang malaking celebrity. Ipinaliwanag ng source na ang halagang ito ay kumakatawan na
sa kabuuang matatanggap ng celebrity para sa buong campaign period. Gayunpaman, matatandaan na sinabi ni Tony sa interview niya with Will Dasovich na she is done feeding her ego at nasa stage na siya ng kanyang buhay kung saan hindi na siya pumipili ng projects base sa kung magkano ang kikitain niya dito. Dagdag pa ni Tony, mas gusto niyang gawin ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng drive at energy. Samantala, nabalita rin na isa si Paul Soriano sa mga industry people na hinihikayat maging bahagi ng Advanced Media Broadcasting System na pag-aari ng dating senador at business tycoon na si Manny Villar. Ang AMBS ang ginawara ng NTC ng Provisional Authority para gamitin ang channel frequencies na 2 at 16 na dating ginamit ng ABS-CBN. Si Villar at ang pamilya nito ay kilalang kaalyado ng Administrasyong Duterte.